Hi guys! Ito po si Loy Imam and welcome back to my Facebook page. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng balut. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo itong masarap na sauce nila. Ang special homemade na suka. O diba, akala nyo Gatorade? Akala nyo lang yun. Maraming namamatay sa maling akala. Parang katulad mo lang, hinala ka ng hinala pero wala namang katotohanan. Back to suka na nga lang tayo. Siya nga pala guys, itong suka nila ay gawa sa tubig ng nyog. At hinaluan din na maraming sangkap. Tulad ng luya, bawang, sili, at langkawas. At pahabol nga pala, pwede rin pala ito siyang lagyan ng paminta. And super sarap talaga ng suka na ito, kaya binabalik-balik ka ng mga tao. Parang kasing sarap ko lang talaga siya guys. Palagi kasi akong maasim eh. Char-char ginamos uy. Siya nga pala guys, ang lulutuin nating balot ay 16, 17, 18 at penoy. So dito nga pala tayo magluluto sa napakalaking rice cooker na ito. May naisip na naman akong kalokohan guys. Murag lami ba ya imo-modri ang itsura sa babae sa imong asawa? O diba? Para masunog iyang itsura. Hala, nagbisaya na naman ako. So, ang unang gagawin pala natin guys ay lilinisan muna natin yung mga balot. Kung napapansin nyo, dito ko na inilagay sa lababo para madali na lang siyang linisin at hugasan. So, dalawa nga pala yung gagamitin nating panglinis guys or pangkiskis. Una ay ang itong sponge. Pangalawa ay itong papel de leha na merong pangkiskis. O, diba? Imposibleng hindi pa kuminis yung mga itlog ninyo. I mean, itong mga balot na ito. Kailangan talaga natin itong kiskisin or linisin ng bonggang-bongga. Dahil kita nyo naman guys, sobrang putik talaga nito. Yung itik kasi kung saan saan talaga yung nangingitlog. Pagkatapos nun guys, ay babanlawan natin to ng dalawang beses. O diba, sobrang kinis na ng mga itlog ko. Siya nga pala guys, dito siya ilalagay sa net. At ang nakalagay dito ay yung 16, 17 at 18. At magseseparate din tayo ng isang net para sa penoy. Ang purpose nito ay para ma-organize na maayos ang mga itlog. At para madaling hanapin ang penoy at saka hindi penoy. So after that, nag-prepare na rin ako ng tubig sa rice cooker. Dito nga pala natin lulutuin yung mga balot natin guys. And dapat estimated talaga yung tubig nito. Then lalagyan din natin niya ng asin. Para maging maalat-alat din siya guys. Diba masarap pag maalat-alat yung mga itlog? Lami daw baya kaayo kasi may lasa. Naku, baka iba na naman ang iniisip ng mga dirty minded dyan. Bahala mo dra uy. Basta ako imimix ko na lang to para magkaroon ng lasa or para magkaroon din ng maalat-alat. So ilalagay na po natin siya sa rice cooker guys. And grabe, sobrang bigat pala talaga nito. Then hinanap ko talaga yung saksakan dahil hindi ko talaga mahanap, parang tinataguan ako. Yun no. So siya nga pala guys, hindi ko pa nailagay yung mga balot dito. At hihintayin po talaga itong kumulo guys bago natin ilagay yung mga balot. So while waiting tayo sa pagpapakulo ng mainit na tubig, i-prepare muna natin itong mga balot at si penoy. Eto nga pala yung 16, 17 at saka 18. At heto naman yung penoy natin guys. O diba? Organize na organize yan para hindi magkagulo pag niluluto na yan. Pagkatapos nun guys, ay kumulo na yung pinakulo natin na mainit na tubig. Then una nating ilalagay ang penoy. So dapat guys, dahan-dahan siyang ilalagay para hindi mabigla at hindi mabasag. O diba? Char-char ginamos. Kasunod naman na ilalagay natin guys ay ang mga balot. So just like the first one guys, slowly or dahan-dahan natin siyang ilalagay para siguradong dili yun siya mabuak. In Tagalog guys, dahan-dahan natin siyang ilalagay para hindi mabasag. O diba? Nagbiga-biga na po atong boses. After nun guys, ay tatakpan natin siya at papakuluan natin ng 30 minutes. So ulitin ko guys, dapat 30 minutes talaga siyang pakukuluan. So while waiting guys, uminom na naman ako ng paborito kong iniinom. This time hindi ko na talaga muna babanggitin ang brand nila. Hello, unsa na sila siniswerte? So hali kayo guys, uminom tayo ng Bear Brand. Hala, unsa man eh, kabubuhan lang. Nabanggit ko rin. So while drinking Bear Brand, napag-isip-isip kong ang dami ko palang dapat gawin. Kailangan ko lang talagang makontrol at mamanage ng maayos ang lahat ng ginagawa ko para hindi ako matabla at meron din naman ako matapos. At para hindi na rin bumalik yung anxiety na nagpa-delay ng buhay ko at saka karir ko. Hay nako, buhay is parang life talaga. Nako, back to balot na nga tayo. Nag-MMK na naman tayo dito. So after ko nga pala magdrama guys, ay inayos ko muna yung box natin na lalagyan natin ng balot at penoy. So after 30 minutes, luto na yung balot at penoy natin guys. Kung nakikita nyo naman, kumukulo-kulo pa. O diba? Bongga! So iaaho na natin siya and wow, kitang-kita nyo naman, mainit-init pa. Then ready to transfer na siya guys dito sa ating mga box. Hindi ko talaga aakalain na matututo talaga ako magluto ng mga ganito guys. Ay nako, ang sarap talaga nito. Ang sarap talaga i-partner dun sa suka kanina. Sana sinadya ko na lang na may mabasag para meron akong free na balot. So tan-tan-taran, ready na po yung balot natin guys. Grabe, napakainit pa at makakasiguro kang bago ito. So after ko nga pala makaluto ng balot guys, tumulong na rin ako mag-prepare at mag-open sa tindahan ng aking auntie. O diba, magpapakitang tao na naman tayo dito para sabihing mabait tayo. Char
Char Char Ginamos Uy. So itong pwesto pala nila guys or balutan nila ay dito pala matatagpuan sa unahan ng parang National High School. And napakadali lang talaga hanapin ito sa parang Maguindanao. At kung hindi nyo pa talaga mahanap, nako, i-chat nyo ko, basta libre nyo. O, diba? Char Char Ginamos Uy, nako, hanggang dito na nga lang tayo guys. Bye-bye!